Ayan, sabi naman kayo, excited sa isosoot ng Linggo. Amen. Sino ba yung mukhang excited dyan? Tingnan mo yung katabi mo kung binigay niya yung best niya. Attire low for the Lord today. Amen, amen. Tingnan mo kayo sa amin ito kung binigay namin yung best namin para kay Lord. Amen. Because Sunday is a very special day. Ang na-honor natin dito ay so we have to look the best for God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Excited ba kayo pumunta kapag Sunday? Amen. Diba yung nakakasana? Ano na? Sunday na. Pero hindi po natin namamalayan. Ang bilis ng takbo ng mga araw, diba? Linggo na kagad. So, sa akin po, Linggo ang pinaka-exciting at pinaka-masayang araw kasi ito po yung araw na nakaka-relax at kasama natin yung presence ni Lord dito sa simbahan. Manalangin muna po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito because we are here for you, God. Only for you. To worship you, to learn from your word, to gain wisdom from you, Lord, at i-honor po namin ang pangalan mo. Maraming salamat sa privilege na to, Panginoon, dahil nakakasama po namin kayo araw-araw. At sa araw ng Linggo, ito po yung ilalaan namin para ibalik sa iyo ang lahat ng papulit pagsamba, makapag-fellowship po bago sa amin, makapag-edify, makapag-akay ng soul, at makapag-win ng kaluluwa, Panginoon. This is all for you, God, and we are glad, we are joyful to do this kasi mahal ka namin, Panginoon. Patawarin po kami kung marami kami pagkukulang, kasalanan ng gawa, or maiiwanan kaming conflict sa bahay.
Help us to settle our emotions, Lord, at hindi ito makahadlang sa aming pagsamba, Panginoon. Lahat ng galit, poot, at inis sa aming mga puso at isipan ay alisin mo, Lord, in the name of Jesus. And help us to focus only in worshiping you, our Lord. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Sa'yo po namin binabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Thank you.
pagbabago ng buhay, ng isip. Let us ask the Holy Spirit that He will change that person's mind and heart. Sige, pag-pray mo yung taong yun na gusto mo magbago ng isip, puso, ugali. May pag-asa sa Holy Spirit kasi hihipuin siya, banal na Espiritu. So let's take this short moment to pray for that loved one. Sino mong malapit sa atin na gusto mong magbago ng buhay through the Holy Spirit. Come on, let's pray for that person. Oh,
Pulpit, para medyo maiba naman. Kumusta na si Kuya Benji? Okay pa ba? Ano ba kayo ng papa? Nakatulog pa kayo kanina? So, samantalan niyo po yung parang break time natin matulog. Si Ate Gina, kumusta si Ate Jenna? Always good and trusting God. Si Martina, so last week, wala na kayo, no? Medyo, ayun na nga. And every one of us, si Luis, kumusta na si Luis? Tayo ay, mayroon na tayong conference mamaya. Aside from our meeting, my meeting with Luis, ay meron tayong leaders meeting mamaya. Wala yung iba natin mga leader absent, ano. Malakas pa ulan? Hindi naman malakas. Malakas pa lang po. Hindi alam ko anong dahilan ba't yung iba hindi nakapunta. But anyway, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pinamaganda natin. May ganda naman po sa dila. Alam niyo ba yung sabihin ng dila? Ang. So, nasan po ba ang pag pinakatawa natin ang dila? Nasa bibig. Ano ba ang function ng dila? Pag ba walang dila, makakapagsalita? Okay, eh, siyempre, pag pinagulad nyo, di ba? Pipi pa tawag sa'yo lang. Pero pag ito ay may dila, nakakapagsalita. So, another function po ng dila ay para makapaglasa ng mga iniinom, kinakain, nasa kanya yung tinatawag natin taste buds. Diba yung nalalasahan niya yung matamis, yung mahalap, maasim. Siya yung nakaka-sense nung ganong, kasi ang pangit naman pag kumakain ka, sarap ng ulam, hindi mo nalang. Pag may COVID, ganun, nawawala yung panlasa. Ang hirap po nung gano'n, di ba? Yung bang may dila ka, ang sarap ng kinakain mo, hindi mo naman nalalasahan yung kinakain. Ganon din yung pangamoy. Kaya maging maingat na po tayo, kumari nga magpapaksin na para hindi na tayo umabot sa kanya. Ang hirap po nung gano'n na wala kang lasa. Para bang wala kang dila at all. Kasi ang dila, ibinigay yan para malasahan mo yung kinakain. Para masabi mo masarap o hindi masarap. Di ba pag nagluluto, may tagatikim eh. Masarap ba? Hindi. Sakit noon. Masarap ba? Oo, masarap. Kasi tinitikman niya eh, di ba? So kung walang panlasa, hindi niya masasabi kung ano yung lasa ng ulam. Mahirap pag walang panlasa, no? Para bang nabubuhay kang patay na rin. Kasi mayroon man dila, pero walang function. Ngayon, ang isa pang function ng dila, ito naman ay nagagamit natin sa pagsasalita. Malaki na ang kinalaman yan sa pagsasalita. Kasi nga, dinemonstrate ko kanina, pag walang dila, sabi ni Ate Gina, parang pipi na, ganun tono. Wala kang marinig na words mula sa bibig. So, napakahalaga talaga ng dila. Sabihin niyo sa katabi nyo, mahalaga ang dila mo. Yan. Okay, basahin muna natin sa aklat ni Santiago. Punta tayo sa aklat ni James or sa aklat ni Santiago. Ayun na po. Nasa Old Testament po ang James, no? Tama. Nasa Old Testament ba ang James? Nasaan siya? Sa New Testament. O, kala ko sabihin nyo, oo, no? So, hindi na lang, nagpapasa kayo lang yung mga. James chapter 3. Santiago, ang Tagalog po nun ay Santiago, ha? Kasi baka hanapin nyo katakotan sa salita yung pangalan James. Pag Tagalog ang Bible nyo, ang pangalan niya ay Santiago 3. Diyan po natin yung 3 mula sa kabanata 1 hanggang 6.
po ha. Mga kapatid, hindi dapat maging guro ang marami sa inyo. Bakit kaya? Bakit yung sinasabi ni James na hindi dapat maging guro? Ibig sabihin ng guro, tagapag? Guro. So hindi necessarily school teacher, but there are some other forms of teachers. Diba may ibang, ba sa church, tagapagturo ka ng buko sa Bible. Diba? O sa bahay ka, bilang nanay, tagapagturo ka rin. Pag sa school naman, yun yung mga talagang professional teacher na nagtuturo ng academic. Okay, tuloy natin bakit kaya sinasabi ni James na hindi dapat maging tagapagturo ang marami, hindi naman niya sinabing lahat, ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay magandang yung salita. Kailan dugtungan nyo? Kundi hahalang yung sinabi ko. Tulay. Pagkapangpanga, ganun diba? Walang H. Tulay. Tama ba? Okay, nawawalang H pagkapangpanga. Nang mas mahigpit kaysa sa iba. Yun, sabi ko ni James sa bungat ng verse 1. Pag ikaw ay isang tagapagturo, mas hahatulan ng mahigpit. Pag you teach, siyempre you will teach, especially pag word of God ang tinuturo mo, you teach truth. Diba? You teach the truth. At dapat yung truth e true rin sa atin. Tama? Dahil kapag nagtuturo tayo ng truth, at hindi true ang truth sa buhay natin, sabi po dyan, hahatulan ng mas mahigpit. Ba, kung isang tao, ordinary listener lang siya, tagapakinig lang siya, at hindi siya nagtuturo, wala siya parang sinasabi about the truth, eh mas less yung parusa. Pero sa kapag ikaw ay tagapagturo, mas hahatulan ng mas malaki ang accountability. Okay, kaya kailangan iingat tayo pag tayo tagapagturo. Tapos verse 2, tayong lahat ay nagkaka sa iba't ibang paraan. Totoo naman yun. Nagkakamali tayo talaga sa iba't ibang pamamaraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong at marunong magpigil sa sarili. Sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita, siya ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Ang ganda nun. Diba? Magandang sinabi yun ni James na pag hindi ka nagkakamali, lalo na sa pananalita. Alam nyo, ang dangerous, mas dangerous nung nagsasalita ka. Amen? Kaya siguro nga, pag galit ka, huwag ka na magsalita. Kasi dangerous pag nagsalita ka at marami kang sinabi sa isang tao, hahatulan ka doon sa mga lumalabas sa iyong bebeg. Bebeg ba? Bebeg? Pronunciation. Okay, pag nagagalit ka, huwag na kayo magsalita para lang katulan. Kasi, ang tending si pag galit ka at inisip, ang dami mong masasabi. Even out of this world, masasabi mo. Tama ba yun? Kaya pag galit kayo, pigilan nyo muna. Pagmura ako, sige, mamaya. Kasi iba yung nagsasalita ka ng galit sa hindi ka galit. Tama? Sino po magsasabing tama? Kaya yung mga nanonood, tama ba? Iba ang galit ka at hindi ka galit pag nasasalita ka. Or, kung galit ka, tahimik ka na lang kesa ikaw ay magsalita. Kasi, iba ang sitwasyon pag galit ang nagsasalita
kesa sa ikaw ay manahimik muna. Tama ba yun, mga viewers, mga kapatid na nanonood ngayon? Amen? Mga disciples na nanonood ngayon dyan sa kanilang tahanan. Okay? Para minsan naman, kung lang tayo basta manood, meron po tayong face-to-face ngayon. Dumalo naman kayo, ha? Ngayon po tayo may kalayaan ng makadalo. Dumalo kayo, pwede naman. Sige na, walang problema. Hindi naman tayo dito mag-ilimandaan para tayo ay dalo lang kayo, huwag lang puro TV, ha? O, huwag lang puro cellphone. Pag weekdays na lang kayo live stream. Pag Linggo, ang disciple, dapat natin dito sa church. Okay ba? Amen? Hindi naman po umukulan ng malakas, mahina lang ang ulan. Kung kailangan niyo po ng payong, pahiramin po kayo ni Joy at ang iba mong kabanihan dito na may mga payong. Gusto niyo po susundin yung payong. Hello! Basta disciple, pag Linggo natin dito, ha? Huwag sa live stream lang. Pag weekdays lang tayo magsawa sa live stream. Diba? Malay nyo, isang araw mag-live stream tayo, dahil ako sa bahay magla-live stream. Diba? Pwede naman yun. Di ba yung live vlog na ginagawa? Pwede. Alam nyo, mas gusto ko yung live stream na vlog. Kasi nakikita ko sino yung mga nandoon. Kasi yung iba, magko-comment kunwari, pero wala naman doon na. Pag live lang, nakikita yun eh. Pipindot yung mali ayon na ulo. Makikita mo, who are active watching. Mag-check. Eh, minsan ginagawa ko mag-live vlog. Yung ganong pamamaran din po yung ginagawa natin na nasa ano pa, system. Kasi mas namomonitor. Diba? Eh, minsan pag tiklik ko kasi pasok ka. Hindi makapasok. Pasok kasi wala naman talaga doon. Yun ang doon. Di ba, Luis? Amen? Kaya lagi si Luis, pinicheck ko lagi yung pinicheck ko rin. Pagka di ba, mayroon mga ganon, ganon, ganon. Di ba, ganon, nagpe-pray. Isa, patakot-takot na ganon. Pag chinay ko doon sa ano, kung nago doon talaga, wala. Siguro, nagpadala lang ng marami. Tapos mamaya, off siya. Nawawala doon sa live stream. So yun nga, mayroon din sa live stream, hindi mo siya talaga masyadong nakikita yung talaga yung ginagawa ng disciple. Amen? Amen. Mabuti pa yung Zoom. Kaya yung Zoom, hindi siya widely. Kasi limited lang doon sa talaga kung sino yung nakapasok. Hindi siya katulad ng live stream, nakikita ng buong mundo. Mabuti pa kahit paano, sa Zoom, nakikita mo kung ano man ginagawa. Diba kung maalis sa harapan ng camera, nalalaman mo. Pero pag live stream mo, talagang makikinig lang yung disciple or maaaring hindi rin siya nakikinig. Yan lang yun. Diba? Kaya pwede rin naman parang magpipindot siya ng amen, tapos nasa banyo pala siya. Hello! Tama ba yun? Well, I'm just being honest. Diba disciple? Honest lang ako talaga. Kasi nadadama ako sa spirito ko kung kaya nga minsan nagpa-vlog ako to check it out kung totoo. Doon ko napapagulayan. Anyway, hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Pinapaalala ko lang po. Okay, tuloy po tayo sa pag-uusap natin. Ang pinamagata natin pag-uusapan natin, pagsupil sa dila. Yung palang dila, pwede palang supilin. Kasi minsan, pag nawala po sa lugar ang mga paggamit ng dila, lalo kung hindi ko dapat gamitin sa hindi tamang panahon o sa tamang panahon, eh pwedeng supilin. Kaya pinamagatan natin pag-uusapan natin, pagsupil sa dila. Sa nung pagsalita ng dila, tapos pinag-uusapan ganito, paano ba kailangan ng dila? Bakit dila ang pag-uusapan? Okay, magsalaysay muna tayo. Kinukwento ng manunulat na si Beryl Markham sa kanyang libro na West with a Night. Ayan, no? West with a Night. Kung paano ilang ulit niyang sinubukang paamuin ang kabayong si Kamiskan. Anong pangalan ng kabayo? Kamsiskan pala. Kamsiskan. At kahit ano pa ang kanyang ginawa,
isang beses lang siyang nagtagumpay. Ilan naman sa atin ang nahihirapang paumuin ang ating dila. So yung kabayo na sinusupin ni Beryl Markham, okay? Sabi niya, ilang ulit niyang sinubukan paumuin ang kabayo si Kampiskan. At sabi niya, kahit ano pa ang kanyang ginawa, ilang beses lang. So hindi lahat ng ginawang pagsisikap ni Beryl Markham na turuan o subukan paamuin, hindi lahat ng panahon na pinapaamo niya ay tagumpay siya. Ilang beses lang. Siguro mabibilang na. Siguro out of 10, maaaring 3 lang. Abang mahirap i-train kasi yung kabayo, yung hayop, yung kabayo. Matagalan ng training niya. Alam nyo, pag nakita mo yun nasa kalesa, train na yan, yung tahimik, train na yun. Pero kung titingnan mo, hindi lang isa o dalawang beses na tinuruan, pinaamo, eh naamo agad, matagal yon. Matagal ang training ng kabayo para mapatinumo. Hindi ganun maigsi o mga isang araw, dalawang dito. Matagal yan bago. Kahit yung mga leon, ganun din yung mga leon, yung mga nakita nyo, yung nasa loob ng kulungan, yung parang pinapaamo. Hindi ganun kadali, makakala na din. Yung mga bata, kala nila. Pagka nakita nilang may tao na parang nagbibigay ng pagkain, maamo. Hindi po ganun kadali yun ng pinaamo. Kaya sabi po dito sa ating salaysay, hindi lahat ng panahon na ginawa ang pagpapaamo, ilang beses lang dito nagtagumpay. So, kailangan talaga ng mahaba ang pagsusupi. Lalo na po, pinag-usapan natin ngayon ng ating mga dila. Ilan naman sa atin ang nahihirapang paamuin ng ating dila? Ikinumpara ni Santiago ang dila sa bukado sa bibig ng kabayo. Alam niyo yung bukado sa kabayo? Yung nakalagay dito, yung parang may bakal din eh, di ba? Parang kaya. Ganun, di ba? Nakita niyo ba yun sa mga nag-aganang? Okay, sa kalesa. Di ba parang may ganung kakal tapos meron nakasalpak sa bibig? Isa yun sa paraan ng pagsusupil. Okay, sa kabayo. Dinidisiplina yung kabayo na sumunod sa pamamagitan ng bukado. Abay, ang hirap nun, di ba? Yung nakalagay dito yung bakal. Kung tao yun, magsasalita. Kung makakapagsalita na ang kabayo, yan. Ang hirap naman. Ito siyang gumanon. Di ba? So, tuloy mo natin. So, ikinumpara ni Santiago ang dila sa bukado ng bibig ng kabayo. Binigyan din niya na mula sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri. Hindi lumalabas sa isang bibig ang pagpupuri. Pwede rin pagsumpa. Mga kapatid, sabi niya, dapat hindi ganyan. So, paano nga ba tayo mananalo sa ating dila? Okay? Nagbigay si Pablo ng mga payo. Una ay dapat magsabi lamang ng katotohanan. Meaning, dapat daw po ang lalabas sa bibig natin ay katotohanan. Ha? Kung sinabi mong truth, dapat yung truth, truth. Ulit-ulit din yung salita, truth, truth. So, sabi niya, ang isang paraan para masupil natin ay dapat magsabi lang muna ng katotohanan. Pero sa pagsasabi ng totoo ay dapat pa rin tayong maging maingat. Maging maingat upang hindi tayo makasakit sa ating kapwa. Ito, parang ibig sabihin ganito. Pwede mong sabihin ng totoo na hindi kinakailangan ikaw ay merong mga sinasabi ibang dagdag pa sa sinasabi mong totoo. Kasi meron ganun, di ba? Pwede naman yung sabihin yung totoo, pero talagang sasabihin niya yung totoo, pero sisilupan nga, kung talagang walang yakam yung mga asama pang ganun salita. Di ba? Alam niyo, pag ganun kasi ang
ang lalabas sa bibig natin. Although our intention is to say the truth, walang masama at mas maganda, sabi nga ni Jade, sabihin natin yung totoo. Pero wag nating samahan o maging maingat tayong masamahan ito ng ibang pamamaraan o expression. Well, siyempre, minsan pag ikay nagsasabi nito, kasama yung damdamin mo eh, di ba? Kasama kasi gusto mo sabihin sa kanya totoo, pero para makinig siya, para maintindihan niya, huwag mong isama yung ganong mga kaakibat ng mga bagay. Sabi nga, dapat, sabi ni James, maging maingat din tayo. Okay lang na magsasabi tayo ng totoo, pero dapat maging maingat tayo. Kasi, if we say the truth in a manner, sa English, in a manner, na mas lalong hindi maiintindihan kasi mas nakikita yung naiinis ka, mas nakikita yung mga salita mo na hindi maganda at hindi niya narinig tuloy yung totoo kasi hindi tama yung pamaraan ng pagsasabi. Diba, sa revenge, sinabi ko yung totoo kung siya pogi, tapos minura ko siya, magugustuhan kaya niya yung sinabi ko? Sa palagay, example lang. Benji, ang gwapo mo, pero PUP. Minura ko siya na, do you think he would appreciate what I have said? Ano sagot niyo? No. Diba? Sinabi kong maganda siyang lalaki, pero minura ko naman siya. Sino ang tatanggap nun? Ano naglolo ano yung ito yung ako, sabi ko, gwapo, tapos mumurahin mo ako. Hindi niya ma-appreciate yun. Kaya nga sabi ni James, okay, sabi niya dyan, maging maingat tayo. Okay, nasasabihin natin ang totoo, pero maging maingat tayo para hindi masaktan ang damdamin. Siguro mas mauunawaan kung sasabihin natin ito sa isang paraan na mahinahon, pero masasabi mo yung totoo. Thank you, Daniel. Can you understand what I'm saying? Amen? Kayo po mga viewers, thank you din. Amen? Pwede kang magsabi ng totoo, pero maging maingat ka sa pagsasabi. Doon tayo binibigyan ng warning ni James. We can tell, and Matt, it is much better to tell the truth. Dapat alam mo totoo tayo magsabi na. Pero in a manner na matatanggap ng tao yung totoong sinasabi mo kasi hindi siya na-offend sa manner of saying the truth. Tama ba, mga viewers, mga kapatid, mga disciples na nandiyan po sa ating mga tahanan? So, tuloy po natin. Okay. Sinabi pa ni Pablo, huwag kayong magsasalita ng masama kung hindi yung makapabuti ang hope sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. So, pag sinabi mong nagsasabi ka ng totoo tapos meron pa rin masamang sinasabi, hindi yun kapakipakinabang. Bagkos, mag-aalboroto rin yung sinasabihan mo, magwawala siya kasi hindi tama yung manner ng pagsasabi mo sa kanya ng totoo. Nakatuloy siya ng revenge. Sinasabihan mo siyang guwapo, pero minumura ko siya. Walang taong tatanggap sa akin na matutuwang sinasabihan mo siyang guwapo, pero minumura ko siya. Walang tatanggap sa inyo. Baka tadyang ka pa yan. Nananadya ka ba ko, revenge? Mabait naman si revenge. Maamong tupa yan. Amen? Amen? So, James said, dapat maging maayos yung pagsasalita. Yung ang layunin makakabuti. Kasi magpaparating ka ng totoo eh. Diba? So, anong katotohanan makikita sa'yo kung ikaw mismo
meron ding mapapansin sa inyo hindi maganda. Dapat if you will say the truth, makitang yung true at true sa'yo. Mas maintindihan ka niya pag gano'n sabi niya, tama sinasabi niya, mali ako talaga. Kasi nakita niya sa'yo yung truth, na yung truth at true sa'yo. Although you are telling him the truth, pero sinasabi mo sa paraan na hindi siya masasaktan, pero masasaktan siya kasi katotohanan yung sinasabi mo. Hindi nyo pang malabo yung sinabi ko. Naintindihan nyo ba? Amin ba? Diba? Sinasabi mo sa kanya yung katotohanan, nasasaktan siya kasi sinasabi mo yung totoo. Hindi siya nasasaktan kasi mali ang paraan ng pagsasabi mo ng truth. Hindi siya ma-offend sa'yo, hindi ka matitignan niya. Kundi, talagang sasaktan siya ng katotohanan. Kasi mahirap kasi, you are telling the truth at the same time na o-offend sa'yo. Ano ba? Tama ba yun, Rolly? Na-offend ka na ba kay Pastor Roland? Ha? Ito, lagi ko sinasabihan ng totoo to. Bumbum, baka ngalan nyo. Kasama-kasama ko to, lagi bumbum to sa pangalan. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Pero mamain na ko siya, Rolly. He responded the way it should be. Okay? Iyak-iyak paminsan niya. Sinasabi ko rin yung totoo eh. Heart to heart, sasabihin ko yung totoo. Pero in a manner that he would understand what I'm saying. Kasi mayroon naman yung sasabihin mo totoo, out of anger, sabihin mo totoo, nakapagsalita ka pa lang hindi maganda. Kasi pag mayroon mo nga galit, kaya nga, it is much better if you talk to someone, if you want to tell someone the truth that you want him to know, better not say it habang mainit pa yung damdamin mo. Pahinga mo muna yung galit mo. Sabi ako, sabi, mainit mo, baka naman masasabi mo. Dapat, no. Kaya na, pagsupil sa dila, kailangan natin pigilan yung dila sa panahon na nagsasalita siya, lalo pat hindi panahon para magsalita siya kasi baka maka-open siya. So we have to control our tongue. Because once na nakaula sa bibig mo yan, at yan ay nakarating sa taot, either maganda yung maging resulta o hindi, hindi mo na maipabalik yan. O, sinabi mo na siya hindi maganda. Diba, kasalanan lang niya, hindi siya nag-devotion, diba? Pero ang dami sabi ko, talagang tika sa ulo mo, walang yan. Ang gano'n sinabi ko. Dahil mo na sinabi, hindi na siya nag-devotion. Open-ended siya, diba? Hello? Naintindihan niyo ba yung sinasabi? Kaya nga, pipigilan natin, susupilin natin ang ating madela. Delikado because life and death comes from the power of the tongue. Hindi mo mababawi yung once nasabi mo na sa kanya, it has already offended the person. Kaya po dito tinuturuan tayo po ni James, sabi nga dyan sa verse 20, na huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong nakakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapag even if you're telling the truth, magpo-progress pa yung pagsasabi mo ng totoo na makakatulong ng malaki sa kanya. Diba? Ganun yung magiging resulta nun. Sinasabi mo ng totoo, pero makakatulong pa yun. Bagamat mabigat din yung sinasabi mo ng totoo, makakatulong sa kanya. Kasi makikita sa yung pagsasalita mo ay hindi ka sa kanya galit kundi sa ginawa niya lang. Eh pag hindi mo pinila ng dila mo, lalabas lahat yan eh. Magana? Ta, 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 ta. Pag gagano na yung bibig natin, pag hindi mo pinila
control na. Lahat na ng galit mo lalabas na. Magpuputak-putak na ang bibig mo. Lahat lalabas kahit hindi maganda. And that will offend your listener. Hindi lang kailangan magkakaintindihan kasi parehas na kayong galit. Naintindihan po ba? Kaya ingat-ingat po sa mga na dapat lagyan nyo na si periyambinig. Pagka panahon hindi kailangan magsalita at hindi nyo kayang kontrolin ang inyong dila, si periyo. Pag nakikita nyo na hindi nyo makontrol, isara nyo na lang muna. Ipagpaliban nyo muna ang pagsasabi ng gusto nyo sabihin. Kasi hindi mo makontrol. Yung oras eh, wala pa siya. Lahat ang kapibahay, nalaman na ang galit na galit ka sa kanya. Diba? Ganun yun. Pag, pak, 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 pak. Lalo na nung dumating, tumigli na halo. Nagkaroon na ng mga apoy, bumagsak na lang ang apoy mula sa langit, pababa ng lupa, mula sa lupa, umakit yun sa inyo. Kaya nagkagulo-gulo na dahil doon. Kasi nga dapat po kontrolin muna natin ating mga bibig kapag nakikita natin hindi magiging maganda kung magsasalita tayo ng ayong galit. Kasi pag galit, talagang gano'n, di ba? Can say anything you want. Diba? With all flying honors. Alam niyo, gusto niyo yung flying honors? Ang dami mong masasabi para lang, syempre, naiinis ka. Gusto mong mainis din siya kasi naiinis ka sa kanya. Ano yun? Ha? Lahat ng salita sasabi mo para talagang emane, sabi ni James, hindi makakatulong. Diba? Hindi makakatulong pag gano'n ang pamamaraan ng pagsasabi. Although your first intention is to tell him the truth, ba? May ginawa, sabi mo yung totoo. Diba? E kaya kung hindi mo mapipigilan ang iyong dila, hindi masusupil na pigilan ito at makaka-open, much better or much as well na huwag na lang muna tayong magsalita. Huwag tayong magsasalita ng masama, sabi ni Jane, kung hindi makakabuti at tampok sa sitwasyon. Bubuka mo rin bibig mo pag ayos ka na. Yung nasa kontrolado ka na. Yung emotion mo, kontrolado na. Yung isip mo, kontrolado na. Then, you can begin to tell the truth. Sabi mo yung mga katotohanan. Tama ba yun? Naiintindihan niyo ba? Lahat ng mga narito, naiintindihan ba? Lahat ng mga audience natin dyan, ng ating mga viewers, mga disciples, at lahat po ng mga nakapapanood ito. Makapapanood pa kasi, makapapanood po ito kasi nakasave ito sa ating FB page at ilalagay po ito sa YouTube. Pwede pa rin yung mga. Marami pa makapapanood itong aral na ito. Naiintindihan niyo po ba lahat? Napakahalaga po because life and death. Kasi once kapagbitiw ka na ng salita, ang hirap na bawiin yun. Kasi sinabi ko sa isang tao, tarantado ka, for example. Mahirap tanggapin yun. Diba? Lalo na kung sabi mo, ulul ka! Ako, mas masakit yun. Diba? Kasi hindi niya maintindihan. Meron kang gusto iparating, hindi niya maintindihan kasi naunahan na ng mga salitang hindi angkop. Nakapagbitiwan, ang hirap ng bawiin yun. Mahihirapan na siya magtiwala sa'yo na makinig kasi nga alam niya, yun lang ang lalabas sa bibig mo. O doon, yun ang alam niya. Kasi nabitiwan mo yung mga salita na masakit na hindi angkop sana sabihin ng oras na yun. Kaya tinuturo sa atin ni James, huwag ka na lang muna magsalita kung hindi pa angkop sa panahon at sitwasyon. Pigilan mo muna, di ba? Pwedeng pigilan ang dila. Kung hindi mapigilan, kumuha ka ng kunting putulin mo. Joke lang po yun. Exaggeration. Ibig sabihin, supilin mo. Itiko mo muna. Huwag mo muna palabasin yung mga salita na merong kahalong galit. Di ba? Dapat kasi when you say the truth, it must be objective. Dapat objective. Alam niyo yung isip na objective? Sinasabi mo sa tao, yung hindi
hindi ka galit sa kanya kasi galit kang personal, kundi galit ka dahil mali ang ginawa niya, meron siyang hindi nagawa. So it does not pertain to the person. Naintindihan niyo po ngayon? Hindi ka galit doon sa tao, galit ka doon sa ginawa niya. Na? Galit ka doon sa ginawa niya. Yun ang tinatawag na objective. Pero pag subjective, ito naman. Kaya nga nagsasabi ng hindi maganda, nakapagsalita ka, walumat, gusto mo rin sabihin na totoo, kasi galit ka sa kanyang personal. Meron ka sama ng loob sa kanya. Ang tawag doon subjective. Pwedeng subjective opinion, subjective criticism, subjective na gusto mong sabihin sa kanya, pati sama ng loob mo sa kanya. Pinapadama mo yung sama ng loob mo. Para bang nagkaroon ka na ng pagkakataong magsabi ng totoo, at the same time, gusto mo na isabay yung galit mo sa kanya. Alam niyo po, dapat pag tayo kayo na muna, dapat objective tayo. Naintindihan ba yung objective, subjective? Sino ba nakakaunawa? Dapat objective tayo. You are without any personal nagalit sa kanya. You just want to correct, you just want to tell the truth para magbago siya. Pero it's not necessarily galit ka sa kanyang personal. Eh iba kasi parang pag nagkaroon ng pagkakataong butas sa ganun, ah ito yung oras, masasabi ko na lahat. At least hindi niya masasabi, sinasabi ko na siya naman sa meron din ako masasabi ng totoo. Sasabay niya na doon yung kanyang pag-criticize. I don't think it would be good for your listeners kapag gano'n ang ginawa na. Siyempre, mag-aalma rin yun. Tapos siya sa mga tarantago. Sa mga tarantago, ay, pala nun siya, di ba? Mag-reaction lang, pero sa mga tarantado, di ba? Pwede naman sabihin, alam mo, okay ka sana eh, mabait ka kaya na minsan, makulit ka. Mas matatanggap pa niya pag gano'n, di ba? Kaysa sabihin mo siya ng mga bad words, o nasabi mo na lahat ng hindi maganda, tsaka masasabihin yung totoo, hindi na niya matatanggap yon. Kasi nga, subjective na yon. Galit, sabi niya, galit ka lang sa akin, kaya ka nagsasabi ng ganyan. Yung nasasabihin niya. Eh, hindi niya mas maintindihan. Gusto mo lang siyang parang sabihan ng totoo para makorek. Hindi niya na maintindihan sa ganun para. Kapag nakapag-video ka na ng iba pang bagay, out of your emotion. Kaya pigilan po natin yung gila na. Amen. Pag-aralan natin, kaya natin pigilan yan. Pwede muna ang isang paraan ng pagpipigil, manahimik. Eh, pwede makipag-usap ka rin sa Diyos, Lord, kung ano po na mapigilan mo itong nararamdaman ko. Sana, hindi dahil galit ako, kaya ako sasabihin, gusto ko lang sabihin ito para mag-ayos din siya. Pausapin mo yung Diyos. Bumaling ka muna sa Diyos. Or, you can go to someone if you know na pwede mong i-relate, sabihin sa kanya na merong wisdom na ibibigay sa'yo kung ano dapat mong gawin. Yung papayuhan ka na para makalma ka rin. Instead of you go straight, dadala-dala mo lahat, kasama ang lahat ng masasamang emotion mo at intention na saktan din siya habang sinasabi ko, ay wala, sasabog kayo malayas. So, kontrolin natin ang ating mga dila. Dilitan, yung dila gamitin sa panlasa. Amen. Yung dila gamitin natin sa pagsasalita ng maayos at nakakatulong para mabago din yung mga taong nakakarinig ng mga sinasabi natin. Gamitin natin siya sa pagsasalita, pagtuturo, na nagsasabi tayo ng katotohanan. Huwag natin gamitin ang dila sa chismis. Yan, yung maraming gano'n, yung ginagamit ang dila sa chismis. Diba? May dalawang tao, sasabihin nyo kasi sa, alam mo, sabi ni Kubane, pangit ka. Tapos, sasabihin mo yun, uy, alam mo, sabi ni ate, yung kausap ko nila yung kaibigan mo, walang yaka daw. Alam mo, mag-aaway yung dalawa. Anong tawag doon? Sabong. Dapat maging tulay ka ng pagpapayaka. You should serve as an instrument of peace. Ang gusto ni Lord, maging instrument ka ng kapayapaan. Huwag ka
upang mag-instrument o magpagamit para mag-away o mag-campbell. Yun eh, siyempre, dila ang nagagamit mo din, yun yung ano mo eh. Yung instrument mo, yung dila. Ganun, may mga ganun tao na walang ginawa kundi para mag-aaway ang dalawa, pagsasabuhin ang dalawa. Ano mo, sinabi na naman, sa kumari mo, ganito, ano ka daw? Nanlalalaki ka daw, sabi niya. Uy, sabi ng kumari mo, iba naman daw, namumunta ka, di ka nagbabaya. Ang mga ganon, magsisiraan. Oo, talaga sinabi niya. Mapasinilipag sinabihan, nagpupuyos. Eh, sasabihin din yung isa. Alam mo, sabi na sinong kumari mo, ganito ka, ganyan ka. Talaga? Walang nga talaga yan, ako mandaya. Gaaway na. Ano, Jenna, mag-uumba. Mag? Magsusumbata, alam ko mag-uumbaga. Pwede rin. Pupunta na rin sa umbaga yun talaga. Eh, lalo kapag tipong parang ikaw yung hindi magpapaabi. Hindi ba parang hindi ako papayag. Hindi ako api-apihan. May mga ganyan. May ganyan mga kapira, di ba? Ako yung taong hindi papayag na apihin. Ako hindi papayag na apak-apakan ang karapatan. Alam nyo, binaligtad ni Lord lahat siyan. Ha? Amen? Pag hanggang ngayon, ganun pa lang natuwiran natin, hindi pa tayo nagbabago. Hello? Kasi pag ikaw, sa kabila na naapakan ang karapatan mo bilang tao, eh, tumahimik ka lang at nagsumbong ka lang sa Diyos at hindi mo pinatulan. Ibig sabihin na nagbabago ka na. Pero kung ang katuwiran pa lang, ay hindi, ako yung tipo, pinanganak ko talaga, daw papayag ka, pepe. Personality ko, hindi ako papayag, kahit ako pinipilay, hindi ako mabuli-buli ng mga classmates ko. Lumalaban ako talaga ng harapan. Diba na ikwento ko sa inyo noon? Yung kaklase ko nila, kinuha yung aking, ba't tinago ko sa ano, teacher ko? Elementary kami. And sabi ng mga classmates ko, yan ang kumuha. Kinumpronta ka, asan yung bag ko? Mag-umisa ng klase, di mo pa nilalabas. Sabi nila, pato ko, hindi ako kumuha. Eh, nag-recess. Magtaka, sabi ko sa kanya. Aamin at aamin ka ng totoo, sabi ko. May naglabasa ngayon. Nababasa ko, bumili ako ng maraming bubble gum. Yung bubble gum, malalaki. Madidikit yun. Bumili ako ng 10 piraso. Minuhi ako sa school. Wala pa. Pumunta agad ako maagad sa classroom namin. Wala pa yung mga klase. Kasi recess eh. Naglabasa eh. Tapos, nilagay ko doon sa upuan niya. Katabi ko siya eh. Katabi ko siya sa upuan. Di ba yung draw? Yung desk, magkatabi, dalawang bata sa isang, nilagyan ko yung upuan niya ng bubble gum na minata ko ng minat. Kinatas ko muna, kinahin ko yung tamis. Tapos yung napag-busok lang, nilagyan. Ang lalaki ng bubble gum nun. Kaya 5 lang. Makakabila. Ang lalaki, mga kudradong ganun yung bubble gum. Tsaka malagkit pa ang ano, talagang pure yung material na ginamit doon. Kaya malalag. Lagay ko doon na pansamantala tinapak mo ng papel. Hindi mo pa, eh kasi yung mga klase mo, eh, parang lingali nga yun eh. Umupo na doon, hindi niya tinilupuan niya. Nilagyan ko ng papel, umupo siya, hinila ko yung papel. Nilapak po na siya. Dumating na si ma'am, last, mag-umisa tayo ng klase. Tapos siya yung unang tinawag para mag-recite. Talagang sinadya ng pagkakataon. O Victor, ano ang sagot mo sa ano? Ay, yes ma'am, tumayo siya. Moy, moy. Malagkit siya. Tapos, tayo ka, ba't kumuha? Sige po ma. Oy! Oy! Ma'am, ba't malagkit ko? Ma'am, naglagay ng bubble gum. Sabi nung teacher namin, sino naglagay ng bubble gum sa puan ni Victor? Ako po! Sabi ko. Ang lakas ito ang buhay namin. Alam nyo ma'am, ba't ako ginawa ko yan? Tinago niya yung pagkain niya, bigay. Wala akong masusulata, wala akong libro, tinago niya. Victor, saan mo nilagay yung bag ni Juanatas? Mamango po sa kapilis mo. Tinatawag yung magulang niya, tsaka magulang ko. Alam nyo, sa harapan lang ng guidance counselor, pinalo nung anak, nung nanay niya yung anak, kasi kilala niya yung ugali. Pero alam nyo, magandang blessing in this guys noon. This classmate of mine, became my best friend. Okay? Nung naging mag-best friend na po kami, siya naman yung tagapagtanggol ko. Walang nakatok sa akin pilay-pilay.
Pag pilay-pilay, hihilahin niya, wak, magtutok sa yung kaibigan ko, ha? Sasapo. Nag-depender ko naman siya. The rest, hanggang sa nakagraduate kami na elementary. Bahala ka dyan. Talaga nga talagang babol ko, magbukululukulukuhin. So, medyo nadala ko pa yan. Paglaki ko, wala makaka-api sa akin, pwede api. Pero pagdating sa Panginoon, na nabasa kong Bible, di ba sa may huwag mong ipagtanggol ang karapatan mo. Pero bakit? Para babaguhin ko yung setup ng buhay ko. Eh, siyempre talagang babaguhin kasi hindi yun maka-Diyos yung ganong pamamaraan. Diba? Tinuturoan tayo magpakumbaba, tinuturoan tayo maging mahinaon, tinuturoan tayo magpigil ng ating mga dila, ng ating mga sarili. Dahil kasi si Lord, nung siya ang pinarunsa, wala tayong narinig na salita kahit ano, hindi siya nagsabi, ba't niyo ako pinahirapan? Tahimik lang si Lord, pinatanggap niya lahat ng mga ginagawa. Amen? He showed us the great example na lahat pinigil niya for the sake of us. Diba? Kung siya nagsalita, lumaban siya doon sa mga Romano, nagsalita siya, o diga, pinagpapapatay niyo ng kapangyarihan niya, hindi po tayo maliligtas ngayon. Tinan niyo, pag tayo marunong magpigil, maraming maliligtas. Amen? Maraming tao ang makakita ng magandang halimbawa na tayo ay mahinahon, hindi tayo gumagante, mapagpatawad tayo, hindi tayo basta nagsasalita na against and to anyone, that will serve as a light to the rest of the people that can see us. It is a good example of being a Christian. Amen ba? Naintindihan niyo po ba yun? So, kaya po, para hindi mangyari yun, siyempre yung number one talaga lalabas yung mga sasabihin ng bibig natin eh. Delikado talaga pag nagkamali tayo sa mga malalabas sa bibig natin. Kaya sabi ni James, pigilan natin ang ating mga dila. Tayo ang magkocontrol. Kung alam natin makakasakit, makaka-open, o hindi pa oras para sabihin dahil makakasama ang ibang damdamin natin pag sinasabi, kontrolin muna natin yung ating mga dila. Pag mahinahon ka na, saka ka makipag-usap. Halika mag-usap tayo. May sasabihin ako sa iyo. So, being objective, you will only tell the truth. Aside from that, wala ka nang sasabihin pa kung ano na makakasakit sa iyo. Okay, sinabi ko na sa iyo yung totoo. Yan ang katotohanan. Ngayon, pag-isipan mo yan, panalangin mo yan, mag-isip ka, kung may mali, baguhin mo. Kung walang mali, pagpatuloy mo, maging magmabuti ng tao. At least, nasabi mo yung totoo na hindi siya na-open. Ha? Mas madali kasi makunawa ng tao pagka hindi siya na-open. Baka, sabi nga ng Bible pa rin, maligtas mo pa yung tao sa kapamakasin na maiintindihan niya na mali talaga siya. Kesa sa hindi mo na-control, hindi mo nasabi mo na lahat ng hindi maganda against it, naging subjective ka. So hindi mo siya natulungan, hindi ka nakatulong, magkakaroon pa ng hindi magandang patutuo sa iba. O kaya yung kinuwento ko lang po yung tungkol sa paglalagay ng baba. Huwag niyong gagayahin yun. Hindi ko pinente para gayahin yun. Pinakita ko lang na ganun yung ugali ko. Hindi ako pumapayag na magpaapi. Pero when I read the Bible, I realize hindi na pala ganun ang pamamaraan. Diba? Na hindi ka naggagandi. Sabi ng Bible, do not pay evil by evil, but pay evil by good. Pero yung mga kabataan na nanonood ngayon sa ating mga lives, sa ating live stream, huwag niyong gagayahin yun. Sinabi ko yun para na kailang mabago ang ugali ng tao. Hindi po pwede pag ikaw ay nasa Panginoon, dadalhin mo pa rin yung dati mong buhay. Dapat bibitiwan mo na yan. At ikay aalis na dyan ang susundin mo kung ano yung inuutos, pinagagawa, at yung mga pagbabawang kailangan maisamuhin mo yun at dun ka lalakad. No longer, sabi ng kanta, by yourself, but by the will of the Lord. Maraming sabi ng kanta, no longer I, but Christ liveth in me. Sir, tama ba yun? Tama ba yun? Tama? Hindi na yung sarili ko ang nabubuhay sa ako, di si Kristo na. Yun ang tinuturo. Kaya nga, kung ano man ikaw noon, hindi mo na yun, ipaglalanda ka na. Hindi ako ganito, dapat ganito. Alis mo na yan. It's no longer yourself, but Christ who lives in you that you will project to yourself. Kasi nasa puso mo na si Jesus. Kaya mo nga siya tinanggap, di ba? Binibigyan
lahat. Sabi niya, kalimutin mo ang sarili mo, kung ano ka dati, at magkaroon ayon sa sinasabi sa inyo ng Diyos. Sabi niya ka na bakay kung paano ka mamumuhay. No longer ourselves, but Christ who lives in us, siya yung dapat makita sa buhay natin. Amen po ba? So, tuloy lang po natin yung iba pang pagwawakas, ano? Ayan. Sinabi ni Pablo, huwag kayo magsasalita ng masama kung iyon ay hindi makakabuti at ang sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nararinig. So, pinapayuhan din tayo niya na alisin ang anumang samaan ng loob. Ayan. Galit, pag-aaway, pagbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Madali ba itong gawin? Of course, hindi. Yan ang totoo. Mahirap yun. Paggalit na ganito, namalakas, eh, diba? Yan. Mahirap ba itong gawin? Tanong ni James. At tatanong din natin sa ating mga sarili. Mahirap ba itong gawin? Hindi ito madaling gagawin natin kung sa sarili natin. Amen? Kung sa sarili natin, hindi madaling gawin. Pero, sa tulong ng Banal na Espiritu, nandyan siya upang tumulong sa atin. Tulad ni Mark Ham, dapat natin maunawaan na ang pagiging masigasig sa lahat ng pagkakataon ay kailangan para magawa ang anumang layunin gaya ng pagpapaamo sa ating mga I hope malinaw po nakarating ang nais ng Panginoon iparating sa atin. Pigilin. Huwag putulin ang dila kapag nagsasalita ito ng hindi ayon. Ano ba? Amen po mga viewers at lahat sa atin na narito sa ating church. Amen po. I hope meron tayong mga natutunan. Amen. Jenna. So, maging mayaong tayo sa pagtugon sa lahat ng pangyayari. Alam niyo yung taong magula na ano yung garal-garal yung ang tao niya, parang palingkir mag lagyan mo ng ipis siya, makikita mo sa minsan, nakakatotoo sa buhay yun. So, pag meron nakakatigir ng inis, ganun magwala. So, pinipigilan sa tulong ng Holy Spirit. Kaya sabi ko kanina, lumapit tayo sa Holy Spirit, kung meron tayo naramdaman yung nasabi, humingi tayo ng awad, at matulong tayo pigilin. Tapos, resort ka sa Word of God, konsulta mo yung nararamdaman, kung ano yung mga pangyayari. Then, pwede ka rin makipag-usap, humingi ng payo sa mga taong binigyan ni Lord ng wisdom para payuhan. Anong gusto nyo, pigilan o putulin ang dila? Ulit, pigilan na lang. Dahil may mas pinigilan. Kasi isa pa, ang ibig sabihin kasi niyan, nadidiscipline natin. We learn to discipline. Okay. Marami tayong dapat disiplinahin sa sarili natin. Isa ang dila na dapat disiplinahin natin. So mas magandang ito yung disiplinahin at pigilan na lang kesa putulin, sabi natin, Gina. Okay, masyadong brutal na yun. Baka makulong naman tayo pag nagputol tayo ng tina. Baka mamaya magbago may natin, pas wala na tayong boses. Bumait ka na. Eh, dahil pinutol mo nila mo, hindi ka talaga makapagsalita. Gusto mo mag-pist. Mahal ko na. Wala. Amen. Hallelujah. Hindi ka baka pagka, huwag mo na lang putulin. Much better if you discipline your tongue. Yan ang tinuturo ng wala mas sinabing putulin dito, ha. Iba rin yung sinabi ni Jesus na dukutin niya mata. Huwag nyo. Huwag nyo gagawin yun, ha. Tingnan nyo muna yung kwento baka niya sinabi yun, ha. Ay, dukutin pala mata pagka nagkakasala.
puputulin na yung kamay pagka nag- Hindi po, ang gano'n ang ibig sabihin nyo noon, ha? Huwag lang kayo magbabasa ng isang tala. Basahin nyo yung buong kwento para malam. Bakit ba sinasabi ni Jesus Christ yun? Bakit ba sinasabi ng Bible? Okay, nabuksan yung bago si Judas. Ay nagkataon, depressed ka, sobrang depressed. Pwede pala magpakamatay. Bakit si Judas, alagad, magpakamatay. Papakamatay. Diba, nagpapakamatay. Kasi yun lang ang binuksan yung salitang nagpakamatay si Judas. Nako, delikado yun ha. Huwag natin gagawin yun, mga kapatid, mga disciple, at sa lahat sa atin na nanonood at makakapanood pa ng ating pag-aaral na ito, hindi po gano'n na ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, sa spiritual, tanggalin mo yung mga bagay na nagdudulot sa iyo ng mali at nagdadala sa iyo sa kamalian. Yun po ang ibig sabihin. Pigilan mo, ang pinag-usapan natin ngayon, dila. Pigilan mo ang dila ang nagagamit sa iyo para masakit o ma-open ng iba. Nalilin mo kayo, kontrolin mo. Hindi sa sarili mo ng lakas, kundi sa tulong ng Espiritu Santo at ng salita ng patotohanan. Yun po ang ibig sabihin nun, ha? Eh, may kasi ano yan eh, figure of speech yan eh, yung mga pagsusulat, paraan ng pagsusulat. May mga exaggeration, comparison sa mga bagay-bagay para mas mailahat yung gusto sabihin ng sumulat. Hello! Amen ba? Amen? Amen? Kahit yung talagang original ang salita ko, Jesus, mga figure yon to be able to send the message. Kasi masaintindihan ng tao, di ba, pag nagkukwento ka. O tayo minsan para tayo mga langga, masipag. O yung masipag, kasi alam mo yung langga, masipag. Ganun po yung pamamaraan ng pagsusulat nila. Pinocompare sa iba-ibang object o tao o bagay. Para mas maintindihan na mabasa yung siya ibig sabihin ng sumulat. Amen po ba? So, meron ba kayo natutunan? Amen. So, let us all stand. Muli po tayong kumuha again ang ating kapartner. Panalangin natin sila na ang Holy Spirit itanim itong katotohanan ito sa puso ng bawat isa po sa atin. Pag-pray natin ang isa't isa that the Holy Spirit will put this word of truth into their hearts, into each one of our hearts. Sige po, simulan na natin kumuha ng ating kapartner. At ipanalangin na mo sila.
Taas po natin ang ating mga offering. Let's pray tayo po at manalangin. Nakilang ang mga pinupuri, sinasamba, pinasalamatan ka namin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga blessing na ibibigay mo sa aming mga buhay, Lord God. Patuloy, Lord God, sa aming pag-offering, Lord God. Patuloy, Lord God, na ang mga anak ko na magbibigay, Lord, patuloy mong pagpalain, ang siksik, liklik, at tumaapaw, Panginoon. Patuloy, Lord God, na i-provide mo ang pangailangan ng bawat isa, Panginoon. At patuloy, Lord, na maging tapat naman kami sa pagbibigay, Panginoon. Dahil, Lord, kapag naging tapat kami, ay pagpapalain mo kami, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy lang na manguna ka sa aming buhay, Panginoon. At patuloy, Lord, na ikaw, Panginoon, itataas namin sa lahat ng bagay, Panginoon. At patuloy, Lord God, kapag ginawa namin yung kalooban mo, Lord God, hindi mo kami bibiguhin, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa binabalik ang pinakamataas na magpulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Para wala tayong masaktan. Kung hindi ka sigurado sa sasabihin mo, sabi mo sa katabi mo, manahimik ka na lang. Na? Shut up ka na lang, boy or girl. Amen. Para din sa mga nanonood, shut up ka na lang. Pag di ka sure sa sasabihin mo, chismis yan, kapatid. Pero pag sure ka, kausapin mo yung may, ano, yung involved. Huwag sabihin sa iba para hindi kwento ay maiba. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan. So, thank you for the practical preaching today. Help us to apply it. Amen. Kasi alam ko na bawat isa ay minsan naging chismosa at chismosa. No? Yun yung ano mo yun eh, topic. So, let's pray. Let's bow our head and close our eyes to the presence of the Lord. Heavenly Father, we worship you and we honor you. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat sa mga katuruan na ibinahagi mo sa amin kanina pang umaga. Dalangin ko na sa lahat po ng nakapakinig at dumalo dito sa simbahan, Panginoon, ay bigyan mo kami ng tapang, ng tiyaga, ng pasensya upang mai-apply po nito, mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Lalong higit, sabi mo nga sa iyong salita, ang dila ang pinagsisimula ng buhay at ng kamatayan. Kaya ipinapanalangin ko sa lahat ng mga nakarinig ngayong hapong ito, tulungan mo po kami maging source ng pag-asa, maging source ng lakas ng loob ng kapwa na aming makakausap, at hindi po namin magamit ang aming mga dila sa pagbibigay po ng pagbaba sa mga kapwa namin. Lord God, ipinapanalangin ko po na mag-set po kami ng example sa mga tao sa paligid namin, at kung kami man po ay nagkulang sa bahagi ito, patawarin mo kami at i-develop mo po sa amin yung puso na handang magpakumbaba at magpasakop sa iyong kalooban. Bagamat may mga pagkakataong mahirap ito, ngunit dahil sa lakas na ibinibigay mo sa amin, magagawa po namin ito. Kaya Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat. Dalangin ko na rin lahat ng mga pinagdaraanan ng kapwa ko mananampalataya sa pera, sa pamilya, sa personal na buhay nila, sa pananampalataya, sa kanilang personal na relasyon sa iyo. Lord God, I am praying, nakatagpuin mo ang kahit anumang problema ito. And today, Lord God, I am declaring and claiming that the victory will come upon their lives in Jesus' name. Once again, God, we thank you and we honor you. This is all we pray in Jesus' name. Everybody will say amen and let's give back the glory to God. Yeah. Created, we stand, all that you've designed.